guys, ay flight na natin going to Japan. Dahil first time nga namin pupunta ng Japan, ay medyo nagpaaga kami. Ang flight namin is around 9 PM, pero 5 o'clock pa lang guys, ay umalis na kami ng bahay para nga hindi tayo malate. At magta-taxi na rin kami dito kasi malapit na naman yung bahay namin sa Changi Airport. Pero may diretso nga palang bus dito, kaya lang tatlo naman kami, kaya carry lang na mag-taxi. At pagdating nga namin ng airport, kinuha na namin agad yung mga luggage namin. At ang kagandahan pala dito guys, kahit anong oras o mapaaga man kayong nandating, ay pwede na kayong mag-check-in. Try na nga kami dyan sa kiosk na mag-check-in, kaya lang ayaw tanggapin yung passport namin. Kaya pumunta kami o pumila kami dito sa assistant. Actually, chinek lang naman yung visa natin dyan. And after that, okay na, diretso na rin kami sa boarding gate. At hoping tayo na hindi madidelay yung flight natin kasi medyo mahaba nga yung biyahe natin. 6 hours and 30 minutes. Ang lamig. Paglabas sa paglabas namin ang airplane, ang lamig. Sobra. Grabe ang lamig. At pala yung sinakyan namin, Scoot Airline, napaka-smooth ng aming biyahe, kaya thumbs up tayo para sa Scoot. Huwag ng kanilang airport dito. Ayan. Mandar ba ito da? Lamig guys. First time dito sa Japan. After immigration, ito nga pala ang makikita nyo. Visitor Service Center. Diyan po pwede kayo mag-withdraw ng money. Ang daming ATM dyan. At dyan din yung rentahan ng mga wifi. And then, po pwede na rin din kayo dyan bumili ng mga data. Hindi na pala kami nag-withdraw dyan sa ATM. Kasi sa ano pa lang, sa Singapore pa lang guys, ay nag-withdraw or nagpapalit na kami ng Singapore dollars into yen. At ang plan talaga namin ay mag-train going to Tokyo Station. Pero nung nakita namin yung ticketing bus, we decided na mag-bus na lang kasi napakahaba pa ng oras namin guys bago makapag-check-in dun sa hotel. At napakalaking mura. Imagine guys, yung isang bus ride o fare ng bus is 1,300. Pumapatak lang yan ng 485. Compare nyo po doon sa train going to Tokyo Station na 3,200. Almost 1,200 in peso po yun guys. Kaya ang laki matitipid nyo kung magbabas kayo. Ayun nga guys, sa sobrang tago ni Javi ng aming bus ticket ay hindi na niya makita. Ayun na ito. Finally, nakita na ni Javi yung aming ticket, yung aming bus ticket. Ikikip nyo talaga yan guys, yung inyong bus ticket. Kasi mamaya, pagbaba natin doon sa Tokyo Station, kailangan din yung ticket kasi para mag-claim tayo ng ating luggage. Ayun din yung pang-claim. Pag wala yun, baka hindi natin makuha yung ating luggage. In fairness sa bus, ang laki ng bus guys, at saka yung upuan niya, yung sa leg room niya, malaki din siya, kaya very comfy. Nakapo na kami dito sa bus. Nakita rin yung ticket. Nawala yung ticket. Classic talaga. Parang. Time check nga pala tayo. 8:18 na ng morning. Kaya mamaya titingnan natin kung anong oras tayo bababa sa Tokyo Station. Kung ilang oras yung biyahe natin. At sana lang hindi tayo matraffic. Kasi sabi nila, yung Tokyo nga daw is matraffic. Pero maaga naman to. Kaya wish lang natin na hindi siya masyadong matraffic. Actually, may enjoy nyo rin talaga ang pagbabas kasi morning nga to guys, kaya para na rin kayo nagsa-sightseeing. Narita going to Tokyo. Ayan, mukhang sinasabi niya na malapit na tayo sa Tokyo guys. Nandirito na nga tayo guys sa Tokyo Station. Ayan, nakita ko na yan, JR Tokyo Station ang nakalagay. Ayan, dito tayo sa may parking. Actually, hindi siya parking, parang iikutan lang ng bus. And then, dito na tayo bababa. Ayan, Tokyo Station JR.
Ito na tayo. Pababa na nga tayo dito ng bus. Ang sarap din ang feeling ng nagbabas. Hindi ka rin nagmamadali or hindi ka hirap sa iyong bagahe. Time check guys, 9:35. Bali, ang biyahe lang natin is 1 hour and 17 minutes. Ayan. Kaya napakabilis lang, di ba? Ito nga, kukunin na namin yung aming luggage. At mukhang si Javi ay naghahanap na naman ng aming ticket regarding dito sa aming luggage. Kaya mukhang kami na naman yung pinakahuli na makakakuha ng luggage dito. At ito na nga siya guys, naghahanap na naman siya ng aming ticket para sa, or yung plane para dito sa aming luggage. Ganyan-ganyan talaga. Ayan ang sakit ni Javi. Lagi nawawala ang dapat. Pero okay lang yan, guys. Normal kay Javi yung ganyan. Kaya minsan gusto ko ako na yung magtatago. Ayan nga, nakita na namin. At kami na nga yung pinakahuling. Kulang na lang ay ibigay na lang sa amin talaga ni Madam yung aming lag. Ayan, nandito na tayo sa Tokyo Station. Ayan, Tokyo Station. Ang lamig pag sa labas. Lamig-lamig ka. Asa na pang asawa ko? Ang bagal kumitos. Andun pa siya sa dulo. Antayin lang natin. At dahil nandito na tayo sa Tokyo Station, lalakarin lang namin guys using Google Map ang papuntang APA Hotel. APA Hotel kasi yung pinuha namin hotel. Dahil medyo gutom na kami, along the way may nakita kaming ito nga, pinipilahan to guys, kaya yan, pasok tayo dito. Di ko alam yung name nung restaurant. Maybe later check natin kung ano yung name nung restaurant na to. Ayun nga guys, nandito na si Javi. Nakikiin na siya ng o-orderin namin. First time namin mag-o-order dito using this machine. And good luck to us. Pero meron naman nakalagay kasi na English or international language ang nakalagay. Pipress nyo lang yun din. Press nyo yung English and then makikita nyo na yung kung ano yung gusto nyong orderin. Okay. Ayan. Ayan pa. Ang maganda sa restaurant na to guys is nandiyan na mismo yung mga condiments. Yung mga chili, mga salt, pepper. Ang sarap ng green tea guys. At tumating na nga yung order natin at hindi na rin tayo umorder ng drinks kasi nga libre naman yung drinks at ang sarap pa in fairness sa kanilang drinks, yung kanilang green tea na drinks, ang sarap siya guys, kaya ito na lang ang order namin, hindi na kami nagpa-drinks. At ito nga guys, 5.90 lang yan. At itong aking chili pork ata ang tawag dito. Pero ang sarap niya guys. And then kay Javi is yung pork belly. Ayan, na udon. Udon pork belly ba ang tawag dyan? Ayan, may enjoy niyo talaga ang pagkain dito. Kasi kahit mura lang siya, hindi siya ganun kamahal ha. Kasi yung kay Javi is parang 600 yen. Hindi ko lang alam kung magkano yun sa in peso, pero kung sa Singapore dollars is parang less than $6 lang yan. Kaya pala marami kong kain dito kasi masarap na, mura pa. Lakad na naman kami guys. Ang layo pala ng aming hotel. 30 minutes walk from Tokyo Station. Pero carry lang. Exercise din pag may time. At habang naglalakad nga guys, nakita ko na yung APA Hotel. Parang nakita ko na yung mataas naman kasi guys yung APA Hotel. Parang makikita niyo na yung logo niya na APA. Kaya lang, nakaka-confuse kasi parang dalawa yung nakikita kong APA Hotel. Kaya hindi natin alam kung which one yung ating APA Hotel. Kasi parehong address, Bakurucho rin. Eh, hindi ko lang alam kung ano. Kaya anyway, malapit lang din naman sila sa isa't isa. Kaya pupuntahan muna natin ito. Ito yung pinakamalapit sa atin. Itong APA Hotel. Wala ka bang ayan.
And then, ayun nga, mali pala yung napuntahan natin. Ang sabi nung girl doon sa reception is doon nga doon sa kabilang APA Hotel. Parang wala pang 3 minutes. Nandito naman tayo sa isa pang APA Hotel. And hopefully, ito na yung pinakatamang APA Hotel na mapupuntahan natin o yung hotel natin. Ayun nga, pumasok na tayo. And then, dahil maaga pa, hindi ko alam kung makakapag-early check-in tayo. Ito pala yung lobby ng APA Hotel. Ang cute niya, diba? Ayan nga, inallowed niya tayong mag-early check-in. Kaya lang guys, may bayad pa lang early check-in. Bale, 1 hour is 1,000 yen. Kung sa SGD is parang pumapatak siya ng $10 SGD. At dahil alauna pa lang, kaya 2 hours yung pinaka-early check-in natin. At kaya nagbayad kami dito ng 2,000 yen for 2 hours. Pero okay na rin guys, kasi para makapagpahinga tayo. Kasi later lang labas tayo, pupunta tayo ng Shibuya. Kaya kailangan natin ng power nap para makagala at makapag ikot-ikot tayo sa Shibuya. Ayan. Ba't malagay mo dito? Insert mo dito para magkakailaw. Ayan. Yes. Ito, quick tour lang tayo sa ating room, guys. Ayan. May chinelas. Eh, siyempre, ayan ang ating whole body mirror. At ito naman ang kanilang toilet. Oops. In fairness, kahit maliit yung toilet nila guys, ay merong bathtub. O, diba? Aha. Pero napakaliit lang din talaga ng room. Ayan lang yung room nila, guys. Ito. Ano pa kasama? Andito. Ayan. Ito, tubig. Ay, grabe. Ito, pang spray ng room. Maliit. Pero, okay na rin. Upuan, guys. At meron din silang wrap. Siyempre, walang naman yung wrap. May baso kaya, hubby? I don't know whether they have a cup. Ayan, guys. Wala silang baso. Hindi mo din naman short. At, pero at least meron silang kimono ba tawag dyan? Basta pantulog to, guys. Eh. Ayan, maganda to pantulog. Ayan, meron tayong pantulog. Pero walang baso para sa kape. No, hubby? Ah, or maybe sa baba tayo kukuha ng baso para sa kape. Ayan. After nga ng ating power nap, ayan nga guys, pupunta na tayo sa Shibuya. Kailangan huwag nyo kakalimutan yung passport para anything na may mabibili kayo doon ay tax-free. At sa second floor pala ng APA Hotel guys, nandoon yung microwave, vending machine, at saka yung ice. At sa baba lang pala ng hotel namin guys, ay merong Lawson. Ayan yun. And then kakain nga tayo guys, magka-coffee lang tayo and bread. Buy lang tayo ng snack para bago tayo pumunta ng train station. Ayan nga ang binili natin. Mga bun lang. And then, ayan nga yung mga bun. At saka yung, ewan ko anong tawag yan sa bread na yan. Na-enjoy talaga namin yung mga bread dito. Kahit sa mga convenience store lang guys, yung mga bread ang sasarap. At saka yung coffee nila. Sulit din talaga. After nga yan guys, pumunta na kami. Bumaba na kami Bakurocho dito sa Bakurocho Station. Diyan tayo kukuha ng ticket. Kukuha tayo dito ng fare ticket going to Shibuya. Ang gusto ko sana namin is yung Suica card kasi nga para convenient. Kaya lang at the moment daw hindi sila nagre-release ng Suica card. Kaya ito yung fare ticket namin eh pa isa-isa. One way or two way. Pero this time guys, two way na kinuha namin. Two-third per adult, purchase, birth, basic fare. Ito round trip po. Okay na? Mm.
920 yan. Apat yun. Madali lang kumuha ng fare ticket kasi may English version naman sila. Ipipress nyo lang yung English and then susundan nyo lang yung sinasabi ng machine. Kaya, hola! Ayan, nakakuha na tayo ng ticket. Grabe, sobrang nakakalito. Hindi mo alam kung anong line ka sasakay. Ngayon nga guys, kasi pasakay muna tayo ng Tokyo. Going to Tokyo. Then after that, magta-transport tayo. Going to Shibuya. Ayan nga, bali dalawang train yung sasakyan natin. Nakalito dito, grabe. Parang hirap maging tanga dito. Bakit ganun? Ayan. Nakakalito. Ginsa line yan, eto. Nakaka-miss din talaga yung ganda ng Shibuya. Pero ang pupuntahan talaga natin dito guys is yung sikat na Shibuya Crossing at saka si Hachiko. Ayun, dadalawin natin si Hachiko dito. Pero paikot-ikot na kami dito guys. Hindi pa rin namin makita yung Shibuya Crossing. Pero okay lang, naaliw naman kami sa mga nakikita namin. Katulad yan, kahit saan kayo tumingin o pumunta, may mga vending machine which is nakakaaliw. Kaya hindi kayo magugutom o mauuhaw dito guys. Every corner meron siyang mga vending machine at iba-iba, hindi lang pagkain, may laruan, may mga gadget na gamit. Ayan, akala ko tura ko in is ramen, hindi pala siya ramen guys, it's a playing store ata siya. And finally nakita ko na rin tong sikat na sikat na Shibuya Crossing. Nakakaluto guys kasi ang daming tao na talagang lahat ng tao naka-stop sa bawat corner. Yun pala guys, sabay-sabay pala to. Sabay-sabay magko-cross yung mga tao kaya pala siya naging sikat na crossing kasi sabay-sabay din pala nag-i-stop yung mga sasakyan. Parang sa kanila guys is yung buhos, parang tao lahat and then susunod is sasakyan lahat. Ganun sa kanila. Itong Shibuya Crossing, eh hinanap na natin si Hachiko. Kaya lang guys, hindi pa natin makita si Hachiko. Kaya ayan, kumain muna tayo dito ng ramen. Tatry natin tong black garlic tonkotsu ramen dito sa Shibusan Ramen. Ay, dyan ka ato. Okay. Dito na. Order na. Ayan, order. Ito ba? Language muna. Ayan, yung black. Ayan. Oh, sige, tapos ako isang spice. Tsaka ito. Spicy tongkatsu. Oo. Oh, yun ah. Yun lang. Ba't wala? Ba't dalawa? Dalawa lang. You should take it. Sorry, Manila. Ah, Manila. Money first. Wala na. Kung mapapansin nyo, walang pitcher, walang water, puro condiments lang yung nasa table, tsaka mga chapstick. Kasi guys, self-service pala yung water nila. Ayan, kukuha lang tayo dito ng water. Either warm or cold. Depend kung ano yung gusto ninyo. At ang bilis lang na service nila dito guys, after a while, eh nandiyan na agad yung order. Ayan yung kay Happy Black Ramen. At yung sa akin naman is yung my chili. No?
normal ramen with chili. Ayan, medyo spicy lang yung sa akin. Sa kanya naman black. At ang total bill lang namin dito ng dalawa ni Hubby is 2,200 yen guys for para sa dalawang ramen. Mukhang napasubo ata kami dito guys kasi napakalaki o napakarami ng ramen. Parang good for two na yung isang bowl ng ramen. Kaya guys, next time, buy kayo is yung paisa-isa lang. Pero sulit talaga tong ramen na to guys. Ang sarap-sarap niya. Talagang masarap siya, masasabi ko. 10 out of 10 or 15 out of 10 pa nga siya. Ganun siya kakasarap. Kaya itry nyo talaga tong ramen na to dito sa Shibuya, Tokyo. After natin kumain, this time guys, may power na tayo hanapin si Hachiko. Kasi kanina guys, hindi namin siya makita-kita. Kaya ngayon ay magtatanong na talaga tayo kung nasaan si Hachiko. Napakalaki pala nitong Shibuya Street na to guys. Kasi masasabi natin ang Shibuya is like a fashion street. Napakarami yung mabibili, mga drugstore na naglipa na dyan guys. Yung mga shoppingan, ayan, napakarami dyan sa Shibuya. Kaya hindi natin makita si Hachiko. Kaya nga guys, ayan, nakapagtanong na tayo kung nasan siya. Ang sabi nila is, dun sa kabilang side, dadaan tayo dun sa Shibuya Crossing. Ay, alam na natin kung saan yung Shibuya Crossing. Kaya, more or less, hindi na tayo maliligaw dito kay Hachiko. Finally, nararamdaman ko na nandito si Hachiko kasi meron dun sa isang side na yun na parang medyo mahaba ang pila. Kaya, titingnan natin baka si Hachiko na yun guys. Ayan. Nakakatuwa din guys kasi may pila. Kumbaga may mga disiplina talaga yung mga tao sa pagpila at least take turn tayo sa pagpapapicture dito kay Hachiko. Pabalik na kami ng aming hotel. Mukhang ang dami pa rin tao. Ha? Nandito na yun? Teka yung card natin. Grabe, nandito na kami sa Tokyo Station pero hindi pa rin kami makauwi-uwi o makapunta sa Bakurocho Station. Kasi nga guys, napakarami niyang line. Hindi namin alam kung anong line na sasakyan namin. Ini-check din naman namin sa Google Map pero minsan yung Google Map guys, iba-iba yung sinasabi niya. Kaya litong-lito na rin kami dito kung saan kami talaga station bababa. Tapos pag nagtatanong naman kami, itinuturo naman kami. Kaya lang parang iba pa rin yung sinasabi nila sa station namin kasi Bakurocho Station nga kami kaya talagang ligaw na ligaw kami dito sa Tokyo Station kasi sobrang dami ng line niya. Dahil hindi pa rin namin siya makita, nagtanong ulit kami dun sa mga counter guys para malaman namin kung saan talagang station, kung anong number talaga yung aming sasakyan para makapunta sa aming Bakurocho Station. Kaya guys, kung first time nyo talaga dito pumunta sa Japan, huwag kayong mahiyang magtanong sa mga bawat station kasi minsan guys, nalilito din si Google Map. Kaya huwag kayong mahiyang magtanong sa counter kasi lagi namang merong tao sa counter na papagtatanungan ninyo. Kung nagustuhan nyo ang vlog na to, please subscribe to my channel and follow for more. Thank you guys! Thank you for watching!